Hola, Budget Peeps! Lagi nating naririnig ang salitang inflation. Nakaka-nosebleed, di ba? Pero ano ba ito at ano ang kinalaman ng inflation sa buhay natin? Maligid or something like that? Hindi ko nga alam eh. Alam mo lang yun. Parang like yung nagbabago po gano'n. Pagkas yung mga presyo ng pangalaman ba naman? Tama! Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa isang bansa na sinusukat kada buwan. Imagine nasa palengke ka, biglang may maririnig kang, Diyos ko, hindi na kasya perang dala ko, ang mahal ng bilihin! So, that's inflation. Ang inflation rate naman ay ang sukat ng pagtaas o pagbaba ng inflation. Sa ulo ng mga balita, inflation rate sa Pilipinas bumaba na sa 6.6% nitong Abril. Ito ay lubhang mababa kaysa 8.7% noong Enero 2023. Presyo ng ilang pagkain at bilihin bumaba rin. Ang tanong, ano nga ba ang mga dahilan ng inflation? Una, kapag mabilis o marami ang pangangailangan o demand sa isang produkto kaysa stock o supply nito, may inflation. Pangalawa, kapag tumaas ang halaga ng raw materials at sweldo ng mga taong gumagawa ng isang produkto, siguradong magmamahal ito. Inflation again! Bakit tumaas ang inflation rate sa Pilipinas mula 8.1% noong December 2022 to 8.7% noong January 2023? Tatlong dahilan yan. Una, dahil sa COVID-19 pandemic, halos tumigil ang daloy ng produkto at serbisyo sa buong mundo. Edi tigil din ang trabaho sa halos lahat ng pabrika at opisina. Pangalawa, dahil sa Russia-Ukraine war, naputol ang supply chain ng mga produkto ng dalawang bansa tulad ng gas, wheat, sunflower oil, corn, metal, at iba pa. Pangatlo, dahil sa climate change and animal diseases, naantala ang muling pagbangon ng ekonomiya ng maraming bansa. Dahil sa tatlong yan, edi naantala ang supply ng maraming produkto. O ayan, marami na tayong natutunan tungkol sa inflation ha. At meron pa, yung mga marites dyan at madaling maniwala sa fake news, etong totoo. Walang kinalaman ang pagpapalit ng administrasyon sa inflation rate. Lahat ng bansa o administrasyon nakakaranas niyan. Pero kahit sino pang presidente, tuloy ang implementasyon ng mga polisiya, programa at proyekto ng pamahalaan para mabuhay ang ekonomiya ng bansa. Nilalabanan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inflation sa pamamagitan ng iba't ibang programa na makatutulong sa ating mga kababayan. Tulad na lamang ng fuel subsidy, pagbibigay ng ayuda sa less privileged, service contracting program, pagbawas ng taxes sa pagkain at uling, pagtaas ng interest rates, at ang implementasyon ng Philippine Development Plan 2023 to 2028, kung saan kasama ang pagtulong sa modernisasyon ng agrikultura, ang pinakamahalagang sektor na makatutulong sa pagpapababa ng inflation. Nagbuo rin ng ating gobyerno ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, o IAC-IMO, na pinangungunahan ng Department of Finance at National Economic and Development Authority o NEDA bilang mga chairpersons, Department of Budget and Management bilang vice chair, at iba pang mga ahensya gaya ng Department of Agriculture, Department of Energy, Department of Science and Technology, at Department of Trade and Industry. Tungkulin naman ng Department of Budget and Management na maayos ang pamamahala sa national budget taon-taon at siguraduhing tapat, mabisa, at epektibo ang paggamit ng government resources para tulungang maiahon ang buhay ng bawat mamamayan at umunlad ang ating bansa. Gets nyo na inflation ha? Hanggang sa muli, Budget Peeps!